Hello po mga ka-SG, our platform today is all about Chiko food. Hello guys, if you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Dito po sa lugar namin, matatagpuan ang napakaraming Chiko trees. Aside, of course, sa mango tree. Matataas na po yung mga puno. Kaya, ang dami pong nagiging bunga. Usually, from October to December, yun po talaga yung peak season niya. Pero hanggang March, may mga napipitas pa rin po. Through this video, ipakikita ko po kung from Chiko tree, paano po napupunta sa divisoria yung ating Chiko fruit. By the way nga po pala, this farm is not ours. Thank you po sa aming neighbor na sa napakaganda at napakalinis niyang farm. Ito po, big source of income ng mga residente dito po sa amin ng Chiko. Maraming namamakyaw, December pitas lahat po kahit yung green na bunga kasi nga po mabenta lalo na po sa mga Chinese. They considered it as one of the lucky fruits sa New Year. But after po ma-mention sa isang morning show sa isang sikat na TV station, bigla pong wala nang bumili ng Chiko because of its dark seeds. But last year, 2021, medyo nabebenta na po ulit at namiss na po siguro ng mga tao yung matamis na Chiko. Ang Chiko tree po, matigas po yan. Strong po siya, marami din pong dahon, kaya madami din pong nahuhulog na dahon sa ilalim ng puno niya. Lalo na po pag mahangin. Kahit po bagyo, hindi naman po siya kaagad natutumba o nabubuhal. Mapera lang po, medyo maedad na po yung puno ng Chiko. Ang Chiko fruit po, if matured, mahuhulog na lang po yan sa ground, lalo pa po at kinagat ng ibon, sure po kasi na super sweet po yan. Namimitas na po yung owner ng Chiko, may buyer na daw po siya. Ang bilihan daw po is 1 peso per 1 piece of Chiko. At mabilis lang pong maharami kasi hindi na po pinipili. Pitas-pitas all na po ng bunga. And madali lang pong kasi sure po na lahat po ng Chiko is matured or magulang na. After po mapitas, we will use knife or any pointed objects para po matanggal yung tangkay and we'll make a small hole para lumabas po yung dagta or yung sticky liquid from the fruit. After po nun, ibababad po natin sa soapy water na nasa batya. Then using a cloth, matatanggal po yung brown covering ng Chiko. Nalabas po yung golden yellow color ng Chiko. And after 2 or 3 days, marami na pong mahihinog. Isa pa rin pong tips, ilagay po natin sa draining container para po ma-dry out yung excess water. And isa pa po, ingatan rin po natin ang handling para po maiwasan yung pasa sa ating fruit. Sa pagtatanggal po ng tangkay, may makikita na po tayo na walang dagta or walang sticky liquid. It means po, yun po yung mga napitas nating hinog sa puno. Balatan po natin. Sa
napansin nyo po, wala na po siyang dagta. So, pwede na po siyang kainin. Balatan po natin at wash after para po na-enjoy natin yung sarap ng Chiko. I hope through this video, ma-miss nyo po kung gaano kasarap ang Chiko from Batangas at bumalik ang kasikatan nito. Sa amin po mga subscribers, thank you very much. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. And I hope palagi nyo pong na-enjoy yung mga videos namin. Huwag po mabalatan, i-cut po natin yung Chiko. Para ma-check po natin yung loob, kasi minsan po pag overripe, meron na po siyang uod. Pero this one, okay naman po siya. Tanggalin lang natin yung mga buto. So, yummy! In part ko lang din po ang opinion ko about sa negative comments na di laki ang Chiko fruit kasi super sweet po ito at wala po sa prutas ang swerte sa buhay. Lahat po naman ng tao, basta magsikap, lahat po nagiging successful in God's will. Yan, ready na po ulit ang ating Chiko. Alam ko po, napatakam po kayo. Super tamis po yan. Make sure lang po na natanggal lahat yung buto kasi especially po kung mga bata yung kakain, hindi po nila alam na po pwede po silang mabulunan and it's dangerous. Kaya just make sure po tanggal lahat yung buto. Isa pa rin po pala, yung Chiko po, may dalawang texture po yan. Merong sandy at meron din po creamy. Yung patulis po, yung po yung mas creamy. Kain na po tayo. Bili na po kayo ng Chiko. Masarap at matamis po talaga ang Chiko from Batangas. God bless us all. Thank you very much.